ayon nga sa sikat sa kasabihan, ang edukasyon ang susi sa kahirapan. Kaya naman marami sa atin ang patuloy na nag-aaral sa kabila ng hirap para lamang makamit ang kanilang mga pangarap. Ang ilan ay madras na pinagsasabay ang pag-aaral at paghahanap buhay dahil sa kagustuhan nilang maiahon sa kahirapan ang kanilang pamilya. Samantala, nakakadurog ng puso at tunay na nakakalungkot ang sinapit ng isang graduating student na inaatake sa puso. Isang araw bago ang kanyang pinapangarap na graduation, si Jimenez Lusada ay isang working student na iginagapang ang kanyang pag-aaral sa kursong Business Administration, Major in Financial Management. Si Jimenez ay prosigido at punong-puno ng pangarap upang maiahon ang kanyang pamilya sa hirap. Ganito inilarawan ni Vanessa Encila, ang kanyang nobyo na si Jimenez. Noong graduation ko, noong 2019, nakita niya po ang picture ko. Tapos sabi niya, gusto niya rin pong ma-picture kami together sa graduation niya. Kasi ako raw po, anak po siya kanya na mag-aral. Kwento ni Vanessa. Gusto niya rin po na may picture sila together ng pamilya niya. Sa magkakapatid kasi, siya ang first na makagraduate. Dagdag ni Vanessa. Sa kwento ng pamilya ni Jimenez, noong June 25, isang araw bago ang graduation nito. Sa hindi inasahang pagkakataon, hindi na nagising pa ang binatilyo. Nakita na lamang siya noong umaga na patay na. Ayon kay Evelyn, ina ni Jimenez. Wala siyang bisyo. Hindi siya nininigarilyo. Sobrang sakit po sa kalooban dahil siya hindi na niyang nagawang dumalo sa kanyang graduation. Isang munting seremonya ang inahandog ng kanyang pamilya at ang dati niyang kasintahan. Napakasakit man ang mawala sa atin ang ating mga mahal na magulang. Ngunit kinakailangan natin tanggapin at maging matatag para sa kanila. Dahil yan din ang kanilang gustong makita sa atin sa kanilang pagpanaw. Sila ay makapagpahinga at yak na maligaya kung saan man sila. Kung sa kanilang pagpanaw ay maipadama ang wagas na pagmamahal sa buong pamilya. Sobrang sakit man maiwan, ngunit wala tayong magagawa kundi tanggapin ito. Kagaya nga ng isang viral na video na ito, na mismo ako ay napaluha nang aking makita ang nakakalungkot na pangyayari. Isayaw niyo ako bago ako magpahinga. Yan ang katagang binibitaw ng isang ama sa kanyang mga anak bago ito tuloy ang malagutan ng hininga. Ang mga huling mensahe ang iniwan nito sa kanyang mga anak ay talaga namang dumurog sa puso ng mga ito. Hindi mapigilan ng mga anak na umiyak habang isinasayaw ang kanyang ama sa paboritong awitin nito na isinasayaw niyang kanyang ama noong ito ay malakas pa. Dahil sa karamdaman at kalagayan nito, ay alam na ng padre de pamilya na hindi na rin siya tatagal dito sa mundong ibabaw. Kung kaya't pinatawagan niya ang kanyang mga anak upang makita ang mga ito sa huling mga sandali. Nagtipon-tipon ang kanyang mga anak at ilang mga apo upang makita nila ang kanilang padre de pamilya na siyang nagbigay ng buhay at nagbigay ng magandang kinabukasan sa mga ito. Sa mga huling sandali ay nihiling ng kanyang ama na itayo siya ng mga ito at isayaw sa musikang nais itong marinig. Habang sinasayaw ng mga anak ang kanilang ama ay nagbigay ito ng payo at nagsasabing, "Mahal na mahal ko kayong mga anak ko." Tuluyan nang nawala ito ng malay habang yakap ng kanyang mga anak. Tila naging kulay dilim ang kanilang paligid dahil sa pagluluksa sa mahal nilang ama habang yakap-yakap nila. At ito po nang tapos ang ating kwento. So once again, this is MacWriter TV and see you of the next video and peace out.